Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sir, right back at it again with another content mga kaplastic episode. Ito ay isang breaking news ngayon. As of 10 AM ay bumungad sa akin ito paggising ko galing sa higaan, miga eh, pero medyo hindi to biro mga kaplastic ha. Breaking news to, 7.3 magnitude na lindol na naranasan sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa Abra. Napakalakas. Kung makikita nyo sa picture mga kaplastic, ay nahati yung kalsada. At maging ang mga establishmento mga kaplastic ay nasira, pati yung mga ari-arian nila like mga sasakyan ay nadaganan ng mga debris. Yan. At mga establishmento nga yan, makikita nyo, natuklap. Marami na pong nag-post sa social media ng mga earthquake status. Yan, lalo-lalo na sa Bigan City Cathedral na hindi nakaligtas sa lakas ng lindol na tumama dun sa Abra mga kaplastik. Ang Abra kasi ang pinaka mas natamaan ng lindol. Bray mo 7.3 magnitude. Medyo malakas din yon mga kaplastik. Hindi biro yon. Dito naman, meron namang isang establishmento dito sa Ilocos region na gumuho din. Sobrang napakalawak ng parameter ang nadaranas ng mga tao sa lindol na ito. Maging yung bahay na yun, no, kung makikita nyo, nakatagilid na. Mga ilang lindol pang bubunuin nito para matumba na talaga ng tuluyan. Much better na yung bahay na yan ay gibain na bago pa makadisgrasya pa ng iba. Maging ang mga puno ay nahati. And then yung mga establishmentong luma na nagsitanggal yung mga nakakabit na kahoy o pader. Maging ang simbahan ay tumagilid na rin. Kaya siguro tumagilid yan mga kaplastik, baka yung lupa na kinatatayuan yan ay lumalim na rin. And then matindi yung sasakyan na daganan na malaking debris ng bato mga kaplastik. At ito naman yung mga iba pang mga damages at mga nahulog na mga bagay-bagay sa paligid. Kaya usually dapat pag lumilikas kayo, huwag kayo sa tabi ng mga malalaking gusali mga kaplastik. Mas better na maghanap kayo ng lugar na kung saan ay open field na hindi kayo pwedeng mahulugan ng mga kahit anong bagay na pwedeng ikadagan sayo. And then ito naman po yung Sagdagupan. Ayan, nagtipon-tipon ng mga residente sa Banggit at nag-open space Town Plaza para sa kaligtasan ng mga nakakarami mga kaplastik. Ito po yun. Ang dami pong nasugatan dahil sa lindol. Siguro mga nagkaroon ng stampede sa lugar. At ito naman po yung mga lugar na naapektuhan din ng lindol sa mga semento. Ito ay sa mga buhangin eh. Ito na nga yung kanina sa Abra, sa Ilocos Sur yan, nahati ang kalsada. At ito naman po yung sa may bandang Abra din mga kaplastik. Talagang nakalbo na po yung bahay sa tindi ng lindol. Kahit ano palang tibay ng bahay mo, basta malakas ang lindol, talagang kaya niyang sirain ito. Lubang delikado na po itong bahay na to kasi tumagilid na siya. Malamang yung pundasyon niyan nasira na, or else baka yung pinagkakatayuan ng bahay ay lumalim na yung lupa kaya naging ganyan. Much better talaga nagibain na yan bago pa makadisgrasya pa ng ibang tao yan. Ang dami, meron dito 7.3 magnitude naman dito sa Metro Manila. Yan o. Ang laki ng parameter ng lindol ha, 7.3. Halos buong Luzon ang tinamaan ng matinding lindol. Tingnan nyo yung debris na nabagsakan yung sasakyan. Talagang sabagay, may insurance naman yung sasakyan. Kaya okay lang.
maging yung mga lugar na naabutan, no, mga biyahero, matindi. No? Buti na lang nakalikas na siguro yung driver diyan, pati yung mga sakay na iba pa. Eh mo natabunan sila ng mga debris ng bundok na bato. Maging ang mga bahay hindi rin nakaligtas kasi sa sobrang luma na po ng bahay, possibly talaga mabibiyak yan. Yan o. Ang laking bato ba naman dadagan sa'yo dyan, eh talagang patay ka dyan kung nandun ka pa sa lugar. Yan. At ito, marami pang iba. Mga picture na mga nasaksihan ng mga netizens sa social media. At ito, may mga videos din. Kung makapansin nyo, umuuga yung tubig. Yung ilog na nananahimik, akala mo naging dagat, nagkaroon ng wave. Possibly pwede magkaroon ng tsunami sa lugar kung sakali yung lugar na yon ay prone siya ng mga dagat. Yan. Tanan yung sa ano, sa Catherine of Alexandria Church sa poblasyon. Yan, kung makikita nyo, nabiyak na po yung gitnang bahagi ng simbahan. Anytime, anywhere, pwede nang gumuho ng tuluyan yan. Sobrang delikado na pumpasokan yung lugar na yan. Yan. Yan, nagtala na po ng statement ng GMA Network na ma-update magnitude 7.3 na lindol na naitala sa Abra nitong 8:43 AM nitong Miyerkules, July 27, 2022. Ayon sa PhilBox ng mga kasuso, nag-iingat. Huwag kalimutan mag-drop cover and hold. Yan ang unang-unan yung gagawin, ha? Drop cover and hold. Then lumikas. Hindi yung magpo-post kayo ng status niya sa Facebook, sasabihin nyo may lindol. Napakalaking kalokohan yun. Yan o, nakikita nyo sa video, meron pong mga nag-post din na tumumba yung mga gusali. Yan. At meron pang mga ito yung pinakamatindi. Yung bantay tower, mga ka-plastic, gumuho na rin, mga ka-plastic. Mabuti na lang sa lugar na yon, walang tao mga oras na yon. Kaya swerte pa rin tayo. Swerte pa rin ang mga tao dyan na namamasyal. Dahil yung bantay tower na yon na hindi pinasok ng mga tao. Ito ay magsisilbing display na lang o tourist spot na lang, pero hindi na siya pwedeng pasukin kasi nga na siya ng lindol eh. Anytime, anywhere, once na may tumapak dyan ay bigla na lang guguho yan. Maging yung mga bahay oh, sa Baguio, umaalog yung kanilang sandalier, mga ka-plastic. At yun, maraming mga footage o mga patunay na aftershock na ipinakita ng mga netizens na talagang matindi yung lindol ngayong araw na ito. 7.3 ba naman ang ano eh, di ba? Talagang, ayun o, 7.3 magnitude. Halos buong Luzon ang nakaranas nito, mga ka-plastic. Ang pinaka nadali dyan is yung lugar ng Abra. Ang mismong pinaka center point nun, mga ka-plastic. Kaya mag-iingat po tayo, mga ka-plastic. Marami rin mga tao din na yan, nagsilikas sa kani-kanilang mga trabaho at nagpalipas muna sa open field para hindi sila mapahamak. Kasi talagang ang pinakamalaking lindol na nangyari ngayong araw na ito is talagang hindi biro. At keep safe sa mga taong nagtatrabaho ngayon o mga nagsisipasok ngayon sa mga kumpanya na apektado ng lindol. At magdasal lagi kayo na sana hindi kayo tamaan ulit ng mga matitinding trahedya sa mga darating pang-araw. Manalangin kayo, gaya nga ng nakalagay dito sa post na ito, na sana ay protektahan kayo sa lahat ng mga trahedyang dumarating sa buhay natin. Dahil wala naman ibang tayong iingian ng tulong kundi ang Diyos lang. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic?
And this is Calm Bid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.